Ngayong bakasyon, ba't di subukang matuto ng bagong kakayahan? Ang good news, libre lang itong matututunan dahil aming nadiskubre ang mga libreng workshop na pwede niyong subukan. Maski summer vacation na, pwede pa rin non-stop ang learning ng ating mga chikiting. Pero kung ang budget nyo ay may kaliitan, don't worry, may nadiskubre kaming mga summer workshop na libreng mapapasukan. Kung aspiring artista ang peg ng inyong kids, dito na sila dalit. Ito ang workshop para sa basic acting, modeling, dancing, and singing. And yes, libre ito! Sa dami namin ng agency sa industriya, lahat syempre may bayad. So gusto namin tumuro sa mga bata, yung mga incentives nila. Parang pangarap ko lang siya nung bata na maging artista ako. So yun pala, yung ibang bata pala ang gagawin namin artista. 2015 nang nagsimula ang klaseng ito. Mula second weekend of April hanggang second weekend of May, ang schedule ng workshop kung saan hinahati ang mga bata depende sa edad. Saturday session ang mga batang may edad na 3 hanggang 10, habang Panglinggo naman ang bagets na 11 hanggang 14 na taong gulang. Batang si Elia, always present daw sa free workshop na ito kada summer. 3 years old pa lang siya. Nakikita ko na siyang mahilig manood ng mga bata na may mga teleserye, mga movies, mga ganun. Tapos ginagaya niya sa salamin. So parang ano ko siya na i-workshop siya. Nandun din ako, nagsusupervise din ako. Siyempre, may mga activities kasi sila na kailangan namin silang i-assist. Tulad ng mga parang meron silang mga game or competition na sa isang scene na kailangan namin i-guide yung mga bata. Bukod sa modeling and dancing, nag-improve din ang acting skills niya kung saan minamani na lang niya ang pagiging kontrabida at pagtulo ng luha. So from that to cool kasi tumay ganda. Hanggang 4 ang kayang i-accommodate kada session na may pang-umaga at may pang-hapong schedule sa Quezon City. Kailangan lang daw mag-register sa fanpage para magpa-reserve. Kung music naman ang hilig ng inyong bagets, baka mapusuan niya ang pagtugtog ng violin. Gaya ni Bianca na nag-umpisa lang daw nitong Enero. Maganda yung training nila dito kasi trainin mo na siya for the proper posture. Hindi lang siya yung basta makatugtog ng violin. So para maganda yung basics niya. And then, pero mabilis yung progress niya. Oo. In just a span of 2 months na once a week yung lessons niya. Gaya ni Bianca, violin din ang forte ng 16-year-old na si Ian. I've been playing for 5 years na. Ang dami ko nang natugtog na pyesa, but still, I'm still in the process. Nag-aaral pa rin ako ng mga iba't ibang techniques. Malaking tulong daw ang violin lessons niya rito para matutunan ng iba't ibang techniques. Ang music school na ito, magbubukas na isa pang branch ngayong Mayo sa Makati. Ang good news, libreng masusubukan ng kabataan ang music lessons sa lahat ng weekend ng buwan ng Mayo. With our opening, we will have a series of free workshops during the summer. In that venue, we will offer 2 hours of free workshops. It's a group lesson. Wala raw age limit ang workshop na ito, pero ang ideal age daw para mag-aral ng violin ay mula 6 to 14 years old. Online din ang pag-register dito na hanggang 40 kada session. Sa Pasig naman, matatagpuan ang isang center para sa mga kabataang naninirahan sa lugar. Mula nang magbukas noong 2011, naging paboritong tambayan na raw ng mga bata ang kanilang Teen Zone School of Arts tuwing summer. Nagbibigay ng free training or free workshop on different performing arts and visual arts. Kagaya halimbawa ng voice, piano, drums, guitar, ballet. We have drawing and painting. Sa dami ng mga summer classes nila, umabot na raw sa 700 ang enrollees nila this summer. Pagka naman summer na ganito, isang malaking recreational activity ang YDC Teen Zone para sa mga kabataang Pasigueño. Kesa sa sila ay maghapong nakaupo sa kanilang mga
tablets o cellphones o kung saan-saan sila pumupunta. May tatlong level ang kada kursong ino-offer dito. Kailangan nilang pumasa at tapusin ang workshop bago sila kumuha ng panibagong kurso. May dalawang batch ng workshop ang center kada taon. Abril hanggang Hunyo ang una nitong batch. Habang ang second batch magsisimula ng Hulyo hanggang Disyembre. Isa sa ipinagmamalaki nilang kurso dito ang pagluluto. Maging kagamitan at sangkap na gagamitin, libre din. Okay, ito yung mga ingredients na kailangan natin. Chocolate, confectionery sugar. Ito na raw ang ikalawang course ni Nicole dito sa center matapos na makumpleto ang painting workshop. Sa ganitong paraan, nasusubukan niya ang mga gusto niyang kuning kurso sa kolehiyo. Kaya po ako nag-enroll sa culinary para want to discover something new po, tsaka malaman ko ano po talaga yung gusto ko. So, mahilig po magluto sa bahay, maggawa ng bagong ingredients, mag-bake, tapos yun po yung hobbies namin mga family. Kung si Nicole ay undecided pa, ito namang si Ayesa, sigurado raw sa kung anong gusto niyang matututunan, ang ballet. Graceful po yung mga sinasayaw sa ballet ko. Nakakapag-straight po ng posture. Nag-umpisa raw siya rito noong nakaraang taon. Tinuloy-tuloy niya raw ito at sa ngayon, nasa third level na siya ng ballet dancing. Pinagbubutihan niya raw ang workshop na ito, kaya maging sa kanilang bahay, parati siyang nagpa-practice. Mas beneficial dun sa amin as parents kasi walang gastos nga. Less yung 2,400 may gastos sa ibang school. Sa 12 sessions lang, 2,400 ito, libre na. Tapos at the end of the season, may libre silang uniform. Kaya yan ito, bigay na ito ng YDC sa kanila. Ito na yung uniform nila. Sa panahong halos lahat ng bagay ay mahal at pinagkakagastusan, good news talaga ang mga libreng summer workshop. Natuto na sila, may fun activities pa.